What's up mga kagupiters? Welcome back to my channel. So muli nagbabalik ulit tayo guys. So ngayon guys, share ko lang sa inyo experience ko sa Saudi bilang room attendant. Pero bago guys, ako naging room attendant guys, ang trabaho ko dito sa Pilipinas, isa akong janitor. So ayan. So guys, napaka marangal yung trabaho na janitor. So proud ako, hindi ko kinakaya yung trabaho na yan guys. So okay naman yung kitaan, kaso siyempre tayo guys, kailangan din natin kumita ng malaki. So nag-decide ako mag-abroad sa Saudi bilang public attendant. Kaso yung nag-apply ako sa Malate, walang available slot para sa public attendant. Ang available lang room attendant. Kaso wala akong experience. Kaso ang sinabi ko lang to sa interview, I don't have experience but I'm willing to learn. So wow! Tumasa ako guys, so nakapag-abroad na ako. So guys, doon ako nag-training. So sa una mahirap, syempre wala akong knowledge eh. So katagalan nakaya naman, and then yung sinabak na ako sa room. So ang napakahirap lang guys, kasi binibigay sa amin isang credit, 12 credits. So syempre minsan yung mga Saudi matagal sila mag-checkout, minsan late checkout na. So humahagugol sa oras. Yung minsan nga kaka-checkout lang tapos may mag-check-in agad. So yun, napakahirap guys, kasi hagugulin mo sa oras, talagang lilinisin mo talaga yun hanggang kasi meron na naka-reserve. So yun. So tuturo ko sa inyo guys how to make bed like king size bed and twin size bed. Nabulilo ko. So yun guys, dun sa king size bed para sa akin madali kasi syempre malaki yun eh. So nagagawa ko siya ng 9 minutes, pero dun sa twin size bed napakahirap guys kasi talagang ang laki ng kaya na oras. So kailangan talagang i-flat sheet mo yun para walang lukot. So tuturo sa inyo guys kung paano mag-setup ng bed, ng king size bed and then twin size bed. Pero bago ko i-start tong video na to guys, wag mo munang kalimutan ni like, share and subscribe my YouTube channel, Kago Peters Channel. And don't forget click the bell button para update ka sa mga video ko guys. At mag-i-start na tayo guys in 1, 2, 3, shot! So guys, itong video na to guys, kuha ko pa to yung nagkatrabaho pa ako sa hotel na yan. So ilalagay ko na guys yung first sheet. Yan guys, pinaplatin ko na siya para malagay ko na yung second sheet. So sisiksik ko lang yung mga na yan, mga sobra. So may standard kami guys na pag-setup ng bed na yan. So guys, yung ginagawa ko pala na bed na yan guys ay yung king size bed. So tinatakin ko na yung mga sobra para mailagay ko na yung second sheet. So standard talaga kasi hindi mo pwedeng ilagay yung second sheet pag merong lukot-lukot. Dapat nakatakin talaga siya na maayos. Para lang siyang short. Itakin mo. Ganun. Then ilalagay ko na yung second sheet guys. So sa second sheet guys, iba yung setup niya. Hindi mo yung ibang side, hindi mo siya itatakin. So doon lang sa pinakababa lang. Kasi doon tayo magkakain ng ng dubay mamaya.
Next guys, ilalagay ko na yung dubi cover. So ipa-flat ko siya, ilalatag ko muna siya para madali kong ipasok yung dubi. So dapat maayos yung pag setup mo para mabilis mo lang mabilis lang ipasok yung dubi. Next guys, ipapasok ko na yung dubi dun sa dubi cover para ma-setup ko na yung ano, yung kumot-kumutan. Napakabigat niyan guys. Kakayanin naman. So ipapasok ko sa dulo. So dapat tama yung pagka position mo kasi mahirap magkamali. Kasi baka magusot yung ano, yung dubi cover. So yun guys. Napakabigat niyan guys, nakakangamit sa ano, braso. Minsan palagi sumasakit yung braso ko niyan guys pag once na ginagawa ko yan. Ayan guys, ayusin ko na yung ano, nalagay ko din yung kanto-kanto niya. Ayan guys, i-setup ko na siya para maging okay na. Para maging okay na ang lahat. So guys, diba nakita nyo guys, hindi ko tinakin yun sa may bandang taas kasi dyan ko ipapalaman yung guys para may palamon ko dun sa may dubay cover yung sobrang second shift. So ayan guys, ipapold ko na siya para pwede nang ano, lagyan ng ulan mamaya. So guys, sa pagtulak ng kama guys, ginagamit ko na lang yung ano ko, yung binti ko. Kasi pag once na ginamit mo ng kamay guys, masakit sa likod, baka mabalayan pa kayo ng boto sa likod. So ginagamitan ko siya ng ano, ng pita sa katuhod. So guys, next, i-set up ko na yung mga unan. Tapos na yung guys. So, sa pag-set up ng unan guys, standard pa rin. Kailangan maayos yung pagkalagay mo. Dapat, ano siya, naka-press din siya ng maayos para hindi lumobo yung pillow. So, yun guys, i-set up ko na yung mga unan.
Tapos ko nang i-set up yung pillow, so lalagay ko na yung cushion. So standard pa rin paglalagay ko ng cushion sa ano, bed. Para medyo mangas-angas konti. So yun guys, tapos na ako guys. Ayan, napakahirap din. So next ko naman guys yung twin bed. And tapos ko na siyang stripping guys. So hindi ko na kinuha yung video kung paano mag-stripping kasi may stress ka lang, sobrang dumi talaga. So eto na yung part na nakaka-stress guys, yung twin bed. So malaki-laki lang siya ng malaki-laki lang konti yung king bed sa twin bed. So pero kung ano yung ginawa kong setup sa king size bed, ganun din yung gagawin ko sa twin size bed. So dalawang bed yan guys, napakahirap. So yun, hindi ko na kailangan ipaliwanag, ganun din. nakakabuwang lang. So tingin niyo yung reaction ng mukha ko diyan guys, oh. Talagang pagod na pagod, no. Kasi kakatapos ko lang gumawa ng ano, katapos ko lang maglinis ng isang kwarto noon, yung video na yon. So next ko naman yung twin bed na yan. So yan, nakaka-stress. So ano din yan guys, meron ding new arrival yan. So naghahabol din ako ng oras yan. So guys, may diskarte ako. Ang ginagawa ko, sinasabay ko na yung dalawang bed. So para hindi na rin ako mahirapan. So paglalagay ko ng pressure sa isang bed, nilalagay ko na rin yung isang bed para sabay-sabay na. Kasi mahirap kasi kung isang bed, isi-set up mo ng isa, isa-isahan lang. So ginagawa ko, dalawahan na para mabilis. So kita niyo mukha ko guys, oh. Sa totoosin guys, umiyak na ako niyan. Umiyak na ako sa sobrang pagod. Kasi hindi biro gumawa ng twin bed, nakakapagod. So standard pa rin 'yan ginagawa ko. Dapat standard kasi 'yan, 5-star hotel yung trabaho ko diyan, eh. So nakakaya din sa mag-room. Hingal na hingal ako dyan guys. Para akong know-how na Evan. So guys, ilalagay ko na yung second sheet. So kung anong ginawa ko dun sa king size bed, ganun din naman ang setup sa twin size bed. So ayan guys. So may mga kanyang anggulo-anggulo yan guys. So yan, sinasabihin kung ano yung anggulo. Thank you.
At ilalagay ko na yung duvet cover, guys. So, ayan, guys. So, ganun pa rin. Kung ano yung ginawa ko sa kagayon ng video, ganun pa rin yung setup. So, ilalatag ko siya ng, ano, ng maayos para may paso ko yung duvet. Diyan, guys, natagalan talaga ako mag-ayos ng duvet kasi pag mali kasi yung pagpasok mo, uulitin mo na naman uli. So yan, guys, pinapasok ko na yung duvet dun sa duvet cover. So napakahirap mag-setup ng duvet, guys, pag lalo na pag mali yung pagkapasok mo ng duvet dun sa duvet cover. Kasi hindi siya magpapantay. So dapat talaga maayos talaga yung pagpapasok. Kinapos. Visit. So guys, napakahirap talaga ng trabaho bilang room attendant. So shoutout sa mga room attendant dyan. Ingat kayo parage, lalo na pandemic. At alam nyo naman yung mga ibang hotel ngayon, ginagawa ngayon ano, quarantine. So bago kayo gumawa ng ano ng kwarto, so disinfect yun muna bago kayo mag-start maglinis at mag-setup ng bed. So, ingat-ingat lang kayo mga kaibigan kong room attendant. Mga katukayo. So guys, tapos ko na i-setup yung isang bed. So, i-next ko naman yung isa. So, ilalagay ko na yung ano, yung duvet cover. So, napakahirap talagang gumawa ng ano, ng twin size bed. Kasi masyado siyang mahirap dahil dalawang bed yung gagawin mo tapos same standard. So, talagang mabubuwang ka na lang. Tapos minsan mali pa yung pagpasok mo ng ano ng duvet dun sa may duvet cover. Diyos ko po, ulit ka na naman. So dapat talaga bago ka gumalaw talagang pinag-iisip mo kung tama ba o hindi. So yun lang.
So guys, ini-next ko na yung mga ano, mga pillow. Setup ko, walong pillow yan guys. So, di ba? Doon sa king size bed, apat na pillow lang. Dito, walong pillow yung isa setup mo. Diyos ko po. Nakakaano talaga, nakakatamad minsan. Pero wala akong magagawa eh. Tarbaho ko yung bilang ano, room attendant eh. So, no choice. So, yun lang. O, di ba? Kita mo, dahan-dahan lang para di magusot. Iba din, boy. Iba din. Iba ka din, boy. Tingin nyo guys, oh, pabalik-balik ako mag-setup ng ano, ng unan. So guys, ang ginawa ko, inuna ko muna yung ano, sa may gitna kasi may hirap kasi pag nagusot na naman yung dubay, ulitin ko na naman i-tuck in yung dubay. So, standard ko talaga pag twin size bed yung ginagawa ko, unang-unang nilalagyan ko ng pillow dun sa may gitna para isang gawaan na lang. Kasi may hirap abutin minsan eh. Pag once na nilagay ko doon, minsan nagugusot yung pillow or nagugusot yung dubay. So kanya-kanya na lang diskarte para may lagay ng maayos. So ganyan talaga kahirap maging room attendant guys. Minsan marami talagang kinakain na oras. Pero minsan worth it naman kasi syempre pag nalinis mo yung kwarto, ang sarap sa ano eh, feeling eh. Parang ano, parang bahay mo lang. Ganun.
So guys, ilalagay ko sana 'yung caution sign kaso kulang. So hindi ko muna nilagay. So tapos na ako sa pag-setup ng bed. So kulang na lang 'yung ano, 'yung caution. Pagod. So ayan guys, tapos na yung video guys. So napakahirap talagang gumawa ng queen size bed. Kumpara mo dun sa king size bed, natapos ko ng 9 minutes. And then yung queen size bed, kinain ako ng mga ilang minuto dun. Ang tagal ko dun. Pero ganun talagang buhay guys, OFW, naghihirap. Pero worth it naman pag natapos na yung yung kontrata. So natapos ako ng kontrata guys, 2019. November 2019 ako nakauwi. So far guys, nakatulong naman ako sa worth it naman yung pag-abroad ko, nakatulong naman ako sa pamilya ko. Nakapundar ng ng gamit, tapos nakakuha ng tirang salang bahay. So okay na din. So at sana dun sa mga may mga kamag-anak o may pamilya sa sa ibang bansa. So sana palagan natin yung mga pinapadala nila. Huwag nating gagasin sa walang katuturan. So syempre, hindi naman nila madaling nakuha yung pera na pinadala nila sa inyo. So sana gamitin natin sa maayos at sa tama. Siyempre, di ba? Saka saka doon sa mga OFW na katulad ko. Hello? Bayani kayo? Siyempre, bayanan na din ako. Ingat kayo dyan parage, lalo ngayon pandemic. At huwag kayo mawalan ng pag-asa, matatapos din yung kontrata nyo. Makakauwi din guys sa Pilipinas ng maayos at safe. At sana wag yung kakalimutan parage, social distancing, magsusot parage ng mask. So kahit na sabi mo na safe kayo, kailangan nyo pa rin na magsuot ng face mask saka face shield. And then yung guys, tapos na yung video guys, sana na-inspire kayo guys. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo nang kalimutan ni like, share and subscribe my YouTube channel, Kago Peter's channel, and don't forget click the bell button para update ka sa mga video ko guys. At maraming salamat sa panonood guys, sa ulitin siya.